maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayano. Kanina ho dun ho sa texter ho namin, tumawag ho habang nagpo-programa ho kami at sabi ko ho dun sa aming production assistant ho, mamaya na ho natin kausapin ho regarding ho dun sa reklamo sa isang barangay official ho. Hindi na muna namin i-mention ho yung pangalan ho. Mas mainam mo, makausap muna namin si Yuseca Martina Dino ho para humalaman ho natin kung ano yung tamang proseso ho. Dahil alam nyo ho, minsan no, si barangay captain ho, para ba sila ho yung nagsasakripisyo ho dito regarding ho dito sa ano? Dito ho sa social amelioration program ho. Nung last week ko kausap namin si Mayor o si former Mayor June Inares. Sabi nga ho niya dalawang barangay na ho ang sumuko ho doon ho sa door to door ho. Ito nga kausapin ho natin, hindi ho to politiko ha. At minsan ho, kung pagtulong ang pag-uusapan, minsan ngayon hindi na inaantay ho yung kalamidad, pandemic na sinasabi ho. Kung pagtulong ang pag-uusapan, kumbagay bukas palad ho. Ha, itong kakausapin ho natin, isa hong negosyante ho sa Antipolo ho. At nung last week, kausap natin, di ba, si Mayor June Inares. Ito, nasa linya ho namin si Boss Reda Liaga ng 2nd District ho ng Antipolo, isa hong negosyante at patuloy ho yung pagtulong doon ho sa kanyang kababayan. Sir Red Liaga, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, Rex, at sa lahat po na nakikinig sa inyong istasyon. Opo, at meron ho kami nakuwang info. At kahapon namin, nakausap po kami isang tricycle driver. At ang sabi niya, hindi ho barangay captain, hindi ho konsihal, kung isang negosyante ho ang tumulong ho sa amin, nagbigay ho ng isang sakong bigas, Red Liaga. Tama ho ba yung pagkakaintindi ho namin, boss? Opo, Rex. Nabigyan po natin yung mga tricycle association dito sa lungsod ng Antipolo. Mm. Bali, ano ho to? Saan ho kayo kumalap ho ng pondo o paano ho kayo nagbibigay ho ng tulong na hindi naman ho kay barangay captain? Pero sa panahon ho ngayon, kailangan ho eh naandun ho yung kapit basic magtulungan. Paano nyo ho ginagawa yun, sir? Ito po ay karexunad mula sa aking sarili dahil nga po, nauna ako po ay tumatanaw ng malaking utang na loob sa aking mga manggagawa. Apa? Na sila mga katuwang ko sa aking negosyo. Upang umunlad ang aking negosyo. Apa? Naisip ko po na tumulong sa ating mga kababayan, liban sa aking mga manggagawa, na i-extend ang tulong sa ating mga kababayan na biktima nitong COVID-19. Apa, bali, saan ho kayong nakapagbigay na ho ng tulong? Tayo po ay nakapagbigay na sa mga sityo dito sa Barangay San Roque, apa? Antipolo City, Barangay San Jose, Antipolo, apa? Sa Barangay Inarawan, Barangay Kupang, at dito po sa Barangay Dalig. Apa? Nakapagbigay na po tayo ng tulong ng gift of love po ang tawag ko po dito, kasi hindi po relief goods, kasi medyo nadidegrade po ang ating mga kababayan kapag relief goods ang tawag sa ating pinaninigay. Apo, at napakalaking tulong o benepisyo pinagkakaloob nyo ho sa inyong kababayan dyan ho sa Antipolo. Bali, sa ngayon ho, kumbaga ito ho ipatuloy pa rin ho yung ginagawa dahil hanggang April 30 pa ho, pakikibaka ho ni Juan de la Cruz, kumbaga yung quarantine ho, boss. Opo. Actually, nagsimula po ako, Karex, lang pamimigay ng gift of love o yung relief food noong March 25 pa, hanggang sa kasalukuyan po ay tayo po namimigay, including po itong ating mga PW, Person with Disability, at saka po yung association po ng mga simbahan, mga NGO po, na kung saan ay talaga pong nangangailangan ng tulong na material ng ating mga kababayan, at isa po ito sa nagbunsod sa akin para voluntaryo po makatulong sa ating mga kababayan dito sa Antipolo. Apo, ito may pumasok lang hong text mula ho sa 738. Karex, dito ho kami sa Sitio Pantay. Meron ho ba Sitio Pantay sa San Jose?
Opo, thank you, Pantay. Ito po ay sa Barangay San Jose. Apo, at ang sabi nga ho dito. Ito po ay nakalista na rin po sa akin. Mm-hmm. Nabibigyan din po natin ng Gift of Love. Apo. Ngayong susunod na linggong ito. Mm-hmm. Kumbaga, laking tulong ho. Dahil ito, tapusin ko lang ho yung text. Sabi niya, Karex, familiar ho sa amin si Red Liaga. At kung di ako nagkakamali, lumahok na rin ho yan sa isang barangay election ho. Pero mas mainam ho talaga yung pagtulong ho niya eh. Salamat po. Sa nag-text po na yan na ako po ay kilala niya na tumutulong, marami pong salamat. Kahit di man po tayo nakaposisyon sa anumang posisyon sa gobyerno, pwede naman po tayo makatulong bilang individual dahil ito naman po ay gawa ng pagmamahal natin. Tama po. At mas maluwag ho yung palad kapag wala hong pwesto. Kumbaga, wala hong limit, Sir Red Liaga, yung pagtulong. Opo, ganun nga po, Karex. Natutuwa po tayo na ito yung binigay na advokasya sa atin ng Diyos, na kahit wala po tayong katungkulan sa gobyerno, ay makatulong tayo in our own little way. Apo, pero kung pagkakalob ho ng poong may kapal, mas nauna ho yung pagtulong niyo, sir. ganun pa man po, lagi po akong sinasabi ko nga sa lahat na nagtatanong kung ano po yung kalooban ng Diyos, yun po ay tatanggapin ko. Apo, at bali sa ngayon ho, ano po ho yung mga naka-line up na inyong pupuntahan, tutulungan, anong barangay ho? Meron po ako naka-line up pa dito sa Barangay Dali, saka dito po sa San Roque, kung saan sa Kaila 1, Kaila 2, na dito po napakaraming depressed, ito po yung depressed area na kung saan marami tayong mga kababayan na nasa may hirap talaga. Yan po, yung party po ng Barangay San Jose, yung Aduas, ano, yung mga party ng kabundukan na hindi basta-basta makakababa dahil napakalaki ng pamasahe at wala naman din mga sariling sasakyan, eh yun po yung aabutin natin ng tulong para naman po sila ay makatanggap. Apo, Karex, dito kami sa Sitio Painuman sa Inarawan. Sana ho makarating din ho ng tulong, particular ho yung multivitamins. Maraming request, boss. Sige po, sige tayo naman Inarawan. Makikipagtulungan din po tayo sa kapitan dyan at kagawad po ng Barangay Inarawan para po sila ay mabigyan din ng tulong. Mm-hmm. Kami nagpapasalamat po, Sir Reda Liaga, at siguro sa susunod na tawag ho ng staff namin, kundi ho konsihal, barangay captain, kapag ganitong postura ho, talaga yung pagtulong niyo, sir. sa ngayon po, Rex, hindi ko muna yan iniisip. Kasama laga po sa akin ay makatulong muna tayo sa tao. At kung anuman po ang ibigay ng Panginoon at ng mga tao na iyan ay paglingon, ako po ay lubos na nagpapasalamat. Apo, sir, nung last week ko, kausap namin si former Mayor June Inares. Baka meron ho kayong mensahe at malaking tulong ho ginagawa nyo. Salamat po, Rex, sa pagbibigay ng panahon para magmensahe sa ating mayor. Una, magandang tanghali po, Mayor June Inares. Alam ko po na talagang kayo ay patuloy na tumutulong para sa ating mga kababayan dito sa Antipolo City. At ang ating mayora, Ma'am Anding Inares, ay napakasipag. So ako po ay, bagamat ako ay wala sa position, ako po ay tutulong pa rin, patuloy na tutulong sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Antipolo. Wala pong pinipili na kulay, walang pinipili na lugar, basta po tayo makatulong. At saludo po ako sa inyo, Mayor June Inares, sa ginagawa niyong paglilingkod sa ating lungsod ng Antipolo. Maraming salamat po, Sir Red Liaga, isang negosyante. Maraming salamat rin po, Karex. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang inyong palatuntunan. Salamat po. Yan ang tinig, mga kaibigan, ni Red Liaga, isang negosyante ho sa lungsod ho ng Antipolo. 0927-861-1921. Teka, kanina kausap ko lang si Andy Gonzaga. Dati ho itong ano eh, kung di ko nagkakamali eh, barangay administrator ha, sa Barangay San Jose. Nung panahon ho ni ano, ni Ito Garcia, hindi, Karex, siya pa rin ho yung kapitan ho ngayon. Hindi ho, nabanggit lang ho natin. Kasi speaking of Barangay San Jose, hindi ko na ho ipagyayabang. Hindi na ho ako magbubuhat ho ng silya kung pagtulong ang pag-uusapan. Abay na andyan ho si SK Chairman Monte Tolentino. Anak ho ni Boss Mike Tolentino. Kumbaga silent lang ho yung mama kung paano ho tumulong at magbigay ho ng ayuda. Hindi ho pinag-uusapan ho dito kung may problema. Pag kinatok mo yung pintuan, naandyan ho si Boss Mike Tolentino, ha.
Teka, bakit ba tayo napunta kay Boss Mike, ha? Hindi, second district, Carrick, ang pinag-uusapan, eh. Na pinag-uusapan ho dito, yung binigay hong tulong, eh. Ha? Na isang negosyante na si Red Liaga. Ito, sabi naman ho na isang texter, Carrick, isa akong, ano to, isa akong tricycle driver. Nakatanggap din ho kami ng bigas. Kailangan ba tricycle driver ka para magkaroon ho ng bigas? Ganon! Hindi ho, Carrick. Lahat to binibigyan ho nung mama ho ng tulong. Tinulungan na rin ho namin yan, Carrick, ng tumakbo ho, barangay captain sa barangay San Jose. At hindi lang ho pinalad, pero napakalaking tulong ho ginagawa ho niya. Ay, mamaya, balikan natin ang tawag, ha, si Yusek Martina Dino, ha. Yung mga barangay captain. Ako, naaawa ko sa mga kapitan ho, eh. Sila ho'y nagsasakripisyo ho dito, di ba? Na sinasabi, lahat to magkakaroon, lahat to bibigyan ho. Kumbaga ho, yung isang mayor nga sa probinsya, kausap po namin ngayon. Sabi niya, Carrick, masakit na ho yung ano, eh. Magpaliwanag ho, eh. Kung ano nga ba ho talaga nangyari, ha, pagbalik ho namin, ha, si Yusek Martina Dino, balikan ho namin. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Carrick Scayanong.